Good morning mga ka-channel. March 25, 2022. Aba, ilang araw na lang ha? Ilang linggo na lang ha? March, April, May pa. Eleksyon na. Oy, traffic update tayo ngayon dito sa May Katipunan Avenue, Barangay Loyola Heights, Quezon City. Ayan, mga ka-channel, syempre naman lagi namang talagang traffic itong Katipunan Avenue, no, mga ka-guys. All right. Going to northbound tayo. Ayan, nasusundan natin ngayon ang Volvo. Ayan mga guys, it's a European car, no? Okay, so traffic update ngayon mga ka-channel, tingnan nyo. Ayan, to see is to believe na ang traffic dito ay traffic build up dito sa May Katipunan Avenue going to CP Garcia. So ibig sabihin northbound tayo mga guys, ang ating lokasyon. Ayan, mag-ingat lagi sa inyong pagmamaneho at mag-iminom na maraming tubig para hindi tayo ma-heart attack. Ayan, maraming salamat. Thank you for watching guys. Dito lang sa Kayo Philippine Traffic Channel. Lahat na update natin, lahat ang malagay ng traffic o kung saan man tayo pumupunta. Ayan, so mga guys, ang Katipunan Avenue ay ito rin ay tinatawag na Circumferential Road C5. Ayan, C5 Circumferential Road number 5. Ayan, so kung kayo ay papunta sa may bandang Quezon City Hall, sa may CP Garcia, sa may Tandang Sora, kung kayo nang gagaling sa may Pasig, Makati o saan mga South Luzon Expressway, sa parte ng southbound, south part, ayan, sasalubungin kayo ng dito sa may Katipunan Avenue, ang congested. So anyway mga guys, no, after nitong stoplight dito sa may Ateneo de Manila University ay makakaahon na tayo dahil hindi naman ito traffic. Kaya lang naman siya naging congested mga guys dahil medyo yung stoplight, no, sa may Ateneo de Manila University. So after nyan, wala na, makakapag ano na tayo, tuloy-tuloy na ang ating pagmamaneho, pagbabaybay ng mga iba't ibang lansangan dito sa may Quezon City mga guys. Alright, so Quezon City is the richest city in the whole Philippines. Alright mga guys, kaya talagang syempre ito talaga ang magiging basin, no, sa mga motorista, mga nanggagaling sa south. Yung mga sasakyan naman nanggagaling sa north ay sasalubong dadaan dito sa may pinakamayamang syudad sa buong Pilipinas, which is Quezon City mga guys. Alright, so ayan, no, sa mga ta-travel pa lang, sa mga nagbabalak pa lang magbiyahe, napakainit ang panahon. Ayan, huwag itodo ang aircon, normal lang, at the same time uminom ng tubig. O kung gusto nyo mahilig naman kayo sa yelo, lagyan nyo ng yelo ang inyong tubig para hindi nyo pupurasahin ang inyong sasakyan na paramigin ng aircon. Kasi mainit ang ating katawan, mainit pa ang panahon, tumatago sa ating mga sasakyan. So kung tayo inom ng malamig na tubig, ayan, hindi nyo na pupersahin, no? Tama lang yung ang inyong sasakyan, temperature ng inyong sasakyan. So hindi rin na pupersa ang makina, hindi masisira. So right mga guys, konting tips na mula kay Philippine Traffic Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagsuporta sa pagantabay sa aking mumuting channel. Lagi nyo lang subaybayan mga guys, i-follow nyo lang aking YouTube channel mga ka-channel, no? At marami tayong mapupuntahang lugar. Naku mga guys, alam nyo ba, kagahapon galing ako sa may Santo Tomas, San Pablo Laguna. Oh, mga guys, mamaya naman pupunta naman ako ng Tarlac. Oh, kung hindi ko naman marami tayong napupuntahan mga lugar mga ka-channel. Maraming lugar, mapa norte, mapa south. Kaya subaybayan niyo lang ang aking munting dimension. Thank you for watching. At mag-ingat tayo sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayong magbigay ng kumpiyansa mga ka-channel. Okay, nanonood kayo ngayon kay Philippine Traffic Channel. Maraming salamat.